What's up guys? Kumusta? Welcome back guys. Bago lang tayo magpatuloy sa ating content ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo. Alam niyo po kasi guys, nag-apply ako ng bank account through online. So malaking bagay po yun, kaya gusto kong i-share sa inyo. Kung wala po kayong time pumunta ng mga banko, pwede po kayo mag-apply online sa Union Bank of the Philippines. Tapos yun, dumating na itong aking debit card, ATM niya. Ayan, pinadala sa akin ng Union Bank. Ayan. So, i-unbox natin ito para makita nyo na talagang legit pag nag-apply kayo ng bank account sa Union Bank. Sa panahon kasi natin ngayon guys, napakahirap na pong mag-transact. Pupunta ka pa ng banko. Kaya ito, ang kailangan nyo lang po ay valid ID. Ang ginamit ko po na ID is yung UMID ko na ID. Eh, maganda po yung mga government ID na yun ang gagamitin nyo. Punta lang kayo guys sa Play Store. Harapin nyo doon yung Union Bank na apps niya. Tapos mag-sign up kayo. Siguraduhin nyo lang na makompleto nyo ng tama yung mga detalye doon. At after 24 hours, pag na-approve kayo, i-notify naman kayo niyan through email nyo. Kailangan nyo din ng email guys. So ayan, gusto ko natin kasi i-share sa inyo kasi alam nyo naman itong ating channel ang origin ng aking channel is more on mga information nga, mga tutorial. Kaya ito, siyempre marami tayong viewers, gusto ko ibahagi sa inyo para hindi na kayo mahirapan mag-apply ng bank account. Napakadali lang po. Ayan, buksan na natin itong kahapon to dumating guys eh. Ayan, maganda yung pagkakabalot. Kailangan kasi maganda ang pagkakabalot guys. Hindi po pwedeng basta-basta lang kasi nandito nakapaloob yung detalye ng iyong ATM nyo. Nandyan yan sa loob. So ito, guntingin natin. Tandaan lang sa paggugupit guys kasi mamaya nagugupit nyo na pala yung papel. Ayan. So may balot siya. Ayan, nakabalot pa rin siya. Silyado. Ayan o, Union Bank. So ito, ang ganda ng plastic na ito guys ha. Parang ayaw kong gupitin ha, nakakapanginayang. Pero kailangan natin buksan to. Ayan, tingin na lang natin ng maayos. Meron pa siyang bulsa o. Ayos talaga. Nice work, Union Bank of the Philippines. Ayan, salamat at pinadala nyo agad yung aking ATM. At sa inyong kaalaman guys, wala pa po naman to. ATM pa lang to. Wala pa tayong sahod eh. So na-i-ready na natin para pag may sahod na. Ayan. I-activate na lang natin yan sa apps. Muntingin natin ng maayos. Pwede pa itong malagyan ng barya guys eh. Alright. Ayan. Ito na. Nakakapa ako yung card sa loob. Buksan natin. Medyo pinahihirapan tayo. Talagang silyado. At doon po sa mga gusto mag-open, ano, sana makatulong itong information na idinagdag ko sa content natin ngayon. Tapusin nyo yung video guys, so, sandali lang naman itong content natin. I-update ko po kayo doon sa ating coins. Gusto ko lang naman kasi i-share. Yan. Munti na lang. So nakita nyo naman guys. So, talagang nakasildo man siya na binuksan natin. No? At andito yan sa loob. So hindi ko rin ipakikita sa inyo. I-blur na lang natin yan para makita nyo lang na ayan po ang ATM. So okay na po, tara. Okay guys, ito po ang ating magiging content. BSP Series Coin 5 Piso, year 2016 at year 2017. Ayan. Pero bago lang po tayo magpatuloy, so ang bago lang sa ating channel, so mag-subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi update pag meron tayong bagong content. Ayan, alam nyo ba guys na itong year 2016 at year 2017, 5 piso na itong dalawa na ito. Mabababa po ang mintage nito. Oo. Ayan, alam nyo, tig-isa nga lang itong ating 1 piso na ito. Wala pa ako ulit nakikita ito na
nakuha sa mga suklian ako. Kasi kung sa sukli lang tayo mag-aabang talagang matagal po yan. Ang pinakadabis po karaan niya para makakuha kayo ng mga hard to find na coins. Try nyo po magpabarya. Kaya kung may mga buhay, punta kayo ng mga groceries. Kaya papalit kayo ng mga 1,000 buo nyo, papalit nyo na puro barrier at sigurado yan. Makakakuha kayo yan. Kaya mga discarte lang yun sa pagkakakulita. At saka yung may mga tindahan dyan, advantage yan eh. Kasi dyan naros tumadaan yung mga pera eh. Kaya advantage yan sa mga may tindahan pag mahilig kayo mag-collection ng mga pera natin. Tapos punta tayo guys sa website. Ano, silipin natin kung meron na bang value itong dalawang year na to, 2016 at 2017. Doon makikita din natin kung gaano kababa ang mga mintage ng bariyang ito. Tara! Okay, ito. Diretso tayo sa 5 Piso Philippines Vista. Comment nyo guys ako meron na kayong 2016 at 2017. Para alam natin makipag-ano kayo guys. Mag-comment kayo para bahagi kayo ng kung natin eh, channel natin. Huwag kayo may mag-comment dyan. Yan. Huwag lang kayo mambabasa. Bawal yun. Ito. Saan na yun? Ano bang 2016 ano? Sa ibaba na yan. Kasi yan ang huling years niya. So ito 2016 at the year 2017. So ayan na. Mababa nga guys ang kanilang mga mintage. Itong 2016, 1.6% lang. Overs 3 lang din siya. Walang ibang overs. Wala tayong ibang asahang overs dito sa dalawa na to. Tapos yung 2017, 1.3. Mas mababa na ang bahagi. Overs 3. Pag nakakita kayo nito, overs 3 lang lahat yan. So ngayon guys, wala pa rin mga ibibigay na value kasi nga hindi pa nag-update dito sa Numista eh. Pero mababa nga ang kanyang mga mintage. Hindi ko lang masabi kung hard to find na ba o semi-hard to find na ito. Kaya gusto kong malaman, mag-comment kayo kung may mga hawak kayo nito para masurvey natin kung gaano kahirap hanapin ang mga years na ito. At syempre sigurado ako hindi magtatagal lang. Mabibilang na ito sa mga popular na dapat hanapin. Magiging hard to find na ito dahil nga sa baba ng kanyang mintage. So ayun guys, ang kabuuan nating content ngayon. Maraming salamat po ulit sa inyo ha. Sinamahan niyo ulit ako. At sa mga bago lang dyan sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At i-on niyo yung bell para updated ka palagi. So until next time po. God bless you all. I'm out.